Ma'am Evelyn, paano ba nangyari na nagbigay ka ng 2.5 million kay konsehal? Ano ang kasulatan or kasunduan ninyo? Una po kasi is naging partner kami ng business. Okay. Tapos, nakikita niya na ano yung business namin. Ganda. Maganda. Oh. Tapos, ano? Ano yung business na yun? Bigasan. Bigas, okay. Mm-mm. Kasi ako po yung nagdadala ng bigas galing ng ano po, ng mga imported. Okay. Mm-mm. Ako lang din yun. Tapos, nag-o-offer siya na doon sa bodega nila, ilalagay yung mga bigas. Okay. So, until naging okay yun, pasok-labas yung bigas, tapos hanggang sa nakitaan niya na maganda yung, kasi wala akong tracking. Mm. Kasi ako lang mismo nagbabayad doon, nag-hire ako ng mga track. So, pagkatapos nun, sinabi niyang maganda talaga ang tracking business, ma'am, no? Okay. Sabi kong, yes po, sir. Ano kaya kung magkuha tayo ng atin para na maging... Track. Oh, yes po. Para sa bigas ninyo? Oh, yes dapat, po. Para sabi, hindi ka na nag-hire? Mm-mm. Tapos, okay. Yes, okay naman, sir. Sige, hanggang sa naging ano na yun, yung palitan na yung ano, tapos palagi na akong nagdi-dispose doon sa Davao, sa Cotabato, hanggang Cagayan. So, kumuha talaga kayo ng truck? Nakabili ng truck? Yes, nandun sa kanya. Nasa kanya yung truck? Ah, yes po. Siya ang humahawak naman nung trucking na business? Ah, sa kanya nakapangalan. Pero pera mo? Yung pera mo, pera ko. Pera mo? Paano mo binigay sa kanya yung 2.5 million? Isang bagsak lang o? Tinatransfer ko, yung 960,000, dinadeposit ko sa kanyang bank. Okay, mayroon akong resibo. Okay, tapos resibo. Yung the rest na ano, yung mga lahat, tina-fund transfer ko from my RCBC to his BPI. So his account talaga ha? Yes, so meron kang yes, mga po. Deposit yes, na po. Transactions. Mayroon okay. po. Ano naman ang katibayan natin na, ano ba ito? Inutang niya sa'yo o ano ba? Ano, sinabi lang niya na yung fund ko sa bigas, hihiramin lang niya. Tapos after nang makakuha ng truck, di ba i-cash man yun? Hmm. Makakuha na, di ba may ORCR? Hmm. I-loan po niya. I-loan niya para bumalik sa'yo yung pera. Okay. So sa makatawid, parang utang nga. Kasi parang kinuha nga. Niya yung pera pero na yun. Pero iba kasi yung ano proseso niya. Parang niwala-wala niya talaga ako. Sa Bisaya, gibuang-buang ka lang. Gibuang-buang ako. Gilipat-lipat ka. Kailan ba ito nangyari? Noong first transaction namin kasi, may March hanggang May po. Itong March, itong 2024. Yes, ilan po. Ang truck na nabili nung 2.5 million? Isa po. Isa lang? Brand new ba ito? Oh, brand new po. Brand na kasi new. Mayroon na akong yung galing sa Subic na nakapaano okay. niya. Oh. Oh, mayroon so, din ako. Ito ngayon, ano ang sabi niya sa'yo? Kailan niya dapat isusole yung pera? After 15 days po, sana. Oh, 15 days and sana? Yes po. Pero wala tayong written? Wala. What about convo? Mayroon. Mayroon. Na yes, inaamin niya na yes, po. Isusole niya. Yes okay. po. Kailan mo siya ngayon siningil? Noong after ng May po, kasi March niya, no? March. Okay. After ng May po, mga June. Okay pa naging June. Hanggang sa July, inano ko na siya na ano nangyari sa pera natin. Sinabi po ko pang natin. Kasi naging business na nga kami doon sa bodega nila. O kaya lang, may binibigay ba siya sa'yo na share mo? Wala. Wala din. Hindi siya nagpalabas ng pera. Sigo, kasi ako, Shari, gusto ko muna sana ma-establish, ano ba ito? Inutang ba niya para makabili? Or sosyo kayo sa negosyo? Hindi. Pero merong promise na isusoli niya, di ba? Oo, isusoli niya. Magkanong ang, may nabigay ba siya sa'yo? May nasoli ba siya sa'yo? May nasauli siya sa akin, mga... Nasuma total, magkano? Mga 200 or 300, yes po. Mayroon naman akong mga ano dyan, mga screenshot ng mga ano, resibo. Transferred. Hindi, ikaw ito eh. Ikaw yes, nagpadala sa kanya. Ako nagpadala sa bakit kanya. Bakit tingitim eh? 50,000? Yes po, kasi... para mabuo. Yes, yung ano kasi, yung isang transaction, pag mag-fund transfer ka, 50-50 lang yes, yun. Yes, yes, yes. May limit kasi eh. May katibayan nga ako, nagsulod talaga sa kanyang account. Kasi may ano ako pumasok sa kanya. Pumasok talaga sa account. May nakakuha man ako sa kanyang bank statement. May ibang statement so, ako sa kanya. So, up to May, nagbibigay ka pa ng pera? Yes po. Up to May. Yes po. Ngayon, ang sabi niya, ibabalik niya by June. By June. Okay, nung June, nagbalik ba siya sa'yo? Wala.
Meron nga, pero paunti-unti. Kung kailan kasi ako nangangailangan. Oo. Sinabi ko... Pero tuloy-tuloy ang kanyang tracking. Yes. Ibig sabihin, kumikita yung track. Yes. Yes po. Meron ka bang ginawang sulat para to demand? Finally. Hindi pa. Hindi pa. Okay. Meron kasi tayong tinatawag na, Shady, pagka naniningil ka, yung may ultimate demand. Una, sulatan mo. Oy, bayaran mo ako. Ganyan. Para klaro. Mm-hmm. Kwentas klaras. Tapos may ultimate demand. Pero kasi ang inaano ko dito is he is a public official. Yes po. Sino namang mag-aakala na magluloko siya sa akin, di ba? Doktora pa yung asawa niya. Okay. Kaya kailangan, gusto natin talaga na mabigyan din siya ng pagkakataon na magsalita. Konsehal Christopher Soria, pwede naman siguro pakisagot ng mga tawag ko or pakisagot dito sa TV. Nandito kasi ako ngayon, nagre-reklamo sa'yo. Ang sabi mo, doon na lang tayo sa husgado magkita. Pero wala akong pera. Pero sige lang, hanap ako ng paraan. Bakit niya sinabing sa husgado kayo magkita? Sabi niyang ganun, akala niya na hindi ako makarating dito. Sabi niya gano'n na, sa husgado kami magkita. Sabi kong wala akong pera. Dinideny niya? Yes na, po. Dinideny niya na nakakuha siya ng pera sa akin. Nakakuha siya ng pera sa'yo? Yes, dinideny. Eh bakit siya nagbayad sa'yo? Oo nga, yun nga. Ito ba ay naiangat mo na rin para ireklamo kay Mayor? Yes po. Para humingi lang tayo ng tulong. Yes, baka naman, po. You know, the persuasion. Ganyan. Galing po ako kay Mayor. Ano naman ang sabi galing ni Mayor? Galing po ako kay Mayor. Galing po ako ng DILG. Ang sabi ni Mayor, personal niyo yan. Totoo rin naman. Oo. Tapos nagsabi lang ako na baka meron tayong alibyo na pwede ko siyang makausap during after session. So wala naman din nangyari. Nagpunta ako ng DILG. Ang sabi niya is personal din. Oo. So wala akong ano. So dito na ako nagtakbo. Para panawagan ba? Sinusubukan natin actually natawagan si Counselor Christopher Soria, no? Ringing lang yung telepono. Yes niya. Po. Ayaw talaga niya magsagot. Alas, oo. Maganda sana kung mabigyan din natin siya ng pagkakataon na magsalita. Kasi para fair din lang. Kasi nga, pwede naman niyang i-deny na ibang transaksyon ito para mapag-ayos natin. Kasi hindi naman kailangan na agad-agad umabot sa husgado. Diba? Klaruhin muna natin ang transaksyon. Siguro at this point, dahil hindi nga natin siya makausap, ano, the best is manawagan and then ma-advisean ka namin na iipunin mo lahat ng documentary evidence to prove na meron siyang pagkakautang sa'yo or may hiniram siyang pera o meron kayong transaksyon. And even yung payment niya sa'yo to prove na he acknowledges some kind of a debt or an obligation. Yes po. And then, mamamagitan ang wanted sa radyo. Kung pwede naman pag-usapan. Diba? Kasi meron namang negosyo. Meron naman truck. Wala nga lang sa pangalan mo. Di nga sa pangalan ko. Sa akin yung pera. Oo. Meron bang ibang mga tao na nakakaalam tungkol dito sa transaction na ito? Asawa lang niya. Okay. Matagal na ba kayong magkakilala ng mga pamilya? Hindi. Since December lang, nung nag-ano yung sasakyan ko na ano yung parang handle. Tapos may shop kasi sila. So doon ako nagpasya shop. December ng? 2023. So mga 2 years. Kailan kayo nagsimula nung bigasan ninyo? Ako is 2017. Pero sabi mo negosyo ninyo? No, yung sa akin. Ah, sa'yo lang yun? Oo, sa akin lang. Yung kami na, yung... Sa tracking? Yung sa tracking na doon is... February, March. Nitong taon. Ito. Kasi doon na siya nagsabi na, tayo na lang kaya, bili na lang tayo ng truck na natin. Ang sa akin naman, yes, it's a personal transaction. But at the end of the day, pagka mga ano kasi tayo, nasa serbisyo publiko kasi tayo, we are, kumbaga parang, ang obligasyon or ang responsibilidad sila natin. Sila mismo ang ano. Yes, yung, to be above reproach. Yes po. Hindi ano yung natin. Sila yung una yung nanangluloko. So, yun. Or at least harapin muna kung ano man yung Dapat aligasyon. Magharap siya sa akin na ganito kasi yan, ma'am. Hindi wala akong pera. Hindi na ito umabot sa barangay. Yes, mayroon. Pero hindi rin siya. Hindi siya nagsipot. So, may certificate to file action. Hindi pa kasi pangatlo. Pangalawa pa po. Okay. So, may chance. May pang isa. Okay. So, gusto naman sana ako na makausap siya, yung asawa niya, kung ano ang plano nila. Kasi, ano naman, hindi ko man gustuhin na magpa, ano ba yung pahiyain sila.
Sir, anong may paglingkod natin? Eh, meron po kaming maliit na problema. Tatawagin ko nila maliit problema po. Si Ma'am Evelyn Sahonya, yes, po ay may reklamo sa isang konsehal ng Malaybalay City, Bukidnon. Apparently, there was a transaction involving 2.5 million pesos that is no longer being acknowledged by the other party. Sinusubukan po namin na makausap si Councilor Christopher Soria, pero hindi naman po sumasagot. But maybe, baka po pwede namin rin na papuntahin or samahan si Ma'am Evelyn dyan sa inyo. Maybe ma'am, just for investigation? Yes, ma'am. Anytime po, pwede natin i-accommodate yung complaint na yan. Mm-mm. Basta yung complainant lang mismo ang darating, ha? Yes, po. Yes, oo. Kung may kasama siyang abogado, di mas maganda. Mm-mm. Pwede po, sir. Kasi, pero pinapatapos lang siguro namin. Kasi subukan muna namin all avenues na mag-usap sila ng personal. Sige, ma'am. Kailan kaya siya magpunta ma'am para... Within the week kaya? Schedule, baka mamaya may biyahe tayo. Hindi, i-coordinate po namin sir. I-coordinate namin sige, sa inyo. Sige, bago sila magdating, i-notice lang kami para sige, maka-prepare kami na hindi kami alis ha. Okay. Sir, ang ipapahanda ko po sa kanya would be all the documentary evidence that would be relevant po yes, doon sa claim yes, niya. Oh, yan, lahat ng mga dokumento na relevant. Okay. Para sa kaso. Okay. Sige, maraming salamat po si Sir Gerardo Tamayo, ang chief ng NBI Bukidnon. Pakita ka naman one time para masettle na. At saka anong plano ninyong mag-asawa kung nanasa inyo yun. Basta nanawagan ako sa inyo kasi kahit saan ako magpunta dyan sa atin, walang sumasagot. So inaano ako, hindi talaga ako pinapansin. So ngayon, nagpunta ako dito para marating dyan na nanawagan ako sa inyo na baka magpakita kayo naman. Ma'am, may iba bang mga nagre-reklamo na ganyan din? Yes po, meron po. Ah, so hindi lang ikaw? Yes po. Marami, actually marami kami. May mga tauhan sila na hindi pinapasweldo, may nagbigay din ng 100,000 na yung kaibigan ko sana ibibili ng bilhin sana yung ano nila, yung L400 ba yun. Mm-mm. Tapos nag-down sila ng 100,000, hindi binalik yung 100,000. Sinabi pang ini-loan pa raw yung sasakyan. Aba, binabaliktad. Binabaliktad okay. Siguro kami. Siguro kung gusto ninyong makausap rin yung iba, para minsan na yes lang kayong magpunta yes doon pwede sa NBI. Yes po, pwede naman matawagan. Kung marami pwede kayong... Siya. Oh, ano, yes diba? Po. Marami kami. Pero ulitin natin ha, bukas ang tanggapan ng Wanted sa Radyo, ang Rafi Tulfo in Action, para po sa side rin ni Councilor Christopher Soria ng Malaybalay City. Ngayon kasi attorney, hindi po sumasagot hindi si Councilor. Oh, po. Sige po. Ma'am, okay, kausapin po namin kay Ma'am ha sa kabilang studio po at asistihan po namin kayo sa office po ni Chief Gerardo Tamayo po. Maraming salamat sa ating chief ng NBI Bukidnon.